Ang ibig lang sabihin po nito, kapag hindi ka nakatanggap ng assessment sa loob ng 180 days, ibig sabihin yung notice of discrepancy, pwede nyo na pong patanggal yung revenue officer. Ang benefits, napakadami ng benefits. Hindi ka na mai-issuehan ng malaking deficiency tax. At the same time, matatagalan kung sakali mang mag-resume yung audit, na i-audit ka, baka mag-prescribe yung kaso mo. Yan ho yung benefits na pag-uusapan natin sa araw na to. Yan ang iyong right against prolonged BIR audit. So, naglabas ho yung BIR Commissioner ng Revenue Memorandum Circular 82-2022. Ayan po yun. Kinaklarify niya, kailan matatapos, kailan mag-e-expire ang pag-o-audit ng isang BIR official sa iyong libro. Yun ho yung sinasabi dito eh. Basahin ho natin yung instruction at ano ang magiging penalty ng isang revenue officer. Sabi ko nga, sa wakas, nag-declare ng gera ang BIR laban sa mga revenue officer. Ito po ang nakasulat sa kanilang Revenue Memorandum Circular. Hence, dito ho tayo magsisimula. Hence, it should be necessary for all concerned revenue officers, RO, as a duty o ministerial, as a duty or responsibility to serve the LA. Pag sinabing LA, yan ho yung letter of authority. Ayan, para hindi ho kayo nalilito. Immediately, considering that the entire audit process must be completed within 180 days. Ayan, maliwanag. For RDO cases and 240 days, yung mga nasa large taxpayer cases, LT. Large taxpayer ho yan. Okay, so ang large taxpayer po ay nasa national office from the date of issuance of ELA. Non-observance on the aforementioned timeline, sabi rito, non-observance, violation ho yan, is gross neglect of duty, which is a grave offense subject to the appropriate administrative sanction. Isa lang ho yan kasi may apat na sanctions. Ang sinasabi lang ni BIR Commissioner dito, isang sanction lang. At ang sanction na to ay pursuant to Revenue Memorandum Order 53-2010. Maliwanag ho yun. Sir, bossing, ma'am, presidente, treasurer, accountant, bookkeeper, makinig kayong maigi. Pag lumagpas yung 180 days, ibig sabihin, binigyan kayo ng freedom. Freedom sa pag-o-audit. Huwag niyong i-waive. Kasi sa batas natin, ang waiver, dalawang klase. Isang express at saka isang implied. Yung implied, yun yung estoppel. So, turuan ko kayo. Sinasabi rito, may gross neglect of duty at saka meron pong administrative penalty. So, pag-usapan ho natin yon. Para ho dun sa mga hindi nakakakita pa ng letter of authority, ito po yung itsura nun. At kinalulungkot kong sabihin sa inyo, napakaraming tao na takot sa letter of authority at taon-taon, almost, more or less, 70,000 ang nakaka-receive niyan. Kung halimbawa, sa dilang pag-uusap lamang, 70,000 yung nakatanggap at lahat ng 70,000 sa isang fantastic world,
ay nakakapaglagay sa BIR. Bribe, ibig sabihin, ng 350,000 bawat isa. Imaginin mo kung gaano kalaki yung bribe amount niyan na pwede nang pambayad ng utang ng Pilipinas. So, ito po, kung mapapansin nyo, may mga number, tsaka letters. Ayan. Kasi po, ginagamit ko itong pang-lecture. May mga magagandang benepisyo kung malalaman ninyo ano yung ibig sabihin ng bawat word or sentence or paragraph ng isang letter of authority. Napakaganda. Puntahan ho natin yung sinasabi nilang revenue memorandum order number 53-2010. Ang ibig lang sabihin ng RMO 53-2010 is Revised Code of Conduct for Bureau of Internal Revenue Officials and Employee. So, ang sinasabi dito ng ating mabuting commissioner, pag nagkaroon daw ng unreasonable delay or unjustifiable delay in the investigation, ito ho yun. Ang tawag ho dyan ay harassment harassment of taxpayer by revenue officer. At yan ho ay may parusa. Again, ang sinasabi hong parusa dito, pag sinabing unjustified, lumagpas na ho sa 180 days. Unjustified na ho yun. Okay. Ang parusa ho dyan is nakasulat din sa Section 43 ng RMO 53-2010. And ho, gross neglect of duty, dismissal. Ang experience ko ho dyan, hindi dinismiss ho yung inireklamo nating revenue officer kung hindi sinuspindi lang ng 6 months. So sa loob ho ng 6 months, eh wala hong naging deficiency tax assessment yung taxpayer. Pero ano ang benefit sa'yo? Pag na-dismiss yan, eh di wala nang mag-o-audit sa'yo. Pag walang mag-o-audit sa'yo, walang makapag-i-issue ng notice of discrepancy. Pag walang makapag-i-issue ng notice of discrepancy, walang makapag-i-issue ng preliminary assessment notice. Pag walang makapag-i-issue ng preliminary assessment notice, walang makapag-i-issue ng final letter, formal letter of demand. Hindi ka makakasuhan sa korte. Hindi ka makaka-issue ng warrant of distraint and levy. Hindi mawawarrant yung bangko mo. E di magandang masuspindi, matanggal sa trabaho yung revenue officer na nag-violate ng RMC 82-2022 in relation to RMO 53-2010. Pero meron ako ituturo sa inyo, dagdag kaalaman. Ano po yun? Bago ho nyo magawa yan, kailan nyo na ebidensya? So halimbawa, ito ho yung timeline. Yan, kasi pinag-uusapan, timeline. So ang isang timeline ay isang diretso yan. Pagpasensya nyo na, hindi diretso, ano? Ang gagawin ho ninyo, bago dumating yung 180 days, i-inform nyo na yung BIR revenue officer. Magpapadala kayo ng first request for immediate audit. Para ho sa mga hindi nakakaalam, gumawa ng first request or first request for immediate audit, may mga available tayong templates. Bilin nyo na lang ho at pwede nyo yung gamitin yearly. Mas matipid ho yan kesa magkaroon ho kayo ng problema na nagdudulot ng sakit ng ulo, sakit ng dibdib, baka ma-hospital pa kayo, mas malaki yung gagastos sa inyo, at sakit sa bulsa. Okay. Pagkatapos ho niyan, magpapadala ho kayo ng second notice o reminder na ini-inform ang BIR na dapat matapos niya yung 180 days. At ini-inform mo siya gaano na ang progress ng kanyang audit at ilang pa yung natitirang araw sa kanya. At ang huli, pag malapit na ho yung interval, mula dito hanggang dito, ayan, malapit na, papadala nyo yung BIR official ng third and final notice. Sinasabi mo na sa kanya, magkakaroon ka ng problem pag hindi ka nag-release ng notice of discrepancy, hindi mo kinunclude o kinumpleto ang audit.
Yan ho yung sequence. Ebidensya ho yan, at pag nagkaroon kayong ebidensya, sigurado ko na yung gagawin yung pang-apat panalo. Kasi dapat mapanalo nyo ito eh. So, ang susunod ninyo, after, pagkatapos ng 180 days, magpa-file ho kayo ng complaint. Ayan. So, may apat hong sanction. Kung lawyer ho, yung CPA lawyer, karamihan, mga CPA lawyer, yung revenue officer, pwede nyo patanggalan ng lisensya sa Integrated Bar of the Philippines, yung pong revenue officer. At kung yung sinasabi naman ni BIR Commissioner na susundin nyo, eh madidismiss ho siya sa trabaho. So sa BIR ho nyo yan ipafile yung complaint. So dalawang complaints na. Ikatlong complaints na ipafile nyo ho, eh sa court. Ayan. Kasi po sa court, pwede kayo humingi ng damages. Ah, sleepless nights, mental anguish, kasi hindi niya natapos. Pwede ho kayong manghingi from 1 million to 10 million pero damages ang tawag dyan at tuturuan ko kayo under Republic Act 9335 paano humingi ng damages sa BIR. At yung huli, pwede hong kasuhan ho ninyo ng kriminal, pumasok ho kayo sa Ombudsman o sa Department of Justice. So, apat ho yung pwede nyong ikaso sa isang revenue officer na hindi tumapos ng within 180 days ng LOA audit. Tanggalan ng lisensya as lawyer, kung lawyer siya, madismiss sa BIR, walang benefits yan, hindi na rin pwedeng tumakbo ng ano yan, ng pagkapolitiko, pwede ho kayong humingi ng damages sa court, and court, pwede yung siyang pakulong, criminal, yun yung tawag doon. Nasa sa inyo ho yun. So kung kulang ho yung inyong courage o kaalaman dyan, meron ho tayong mga tax lawyers. Ang tawag ko sa kanila ay mga tax specialista legal. Kung wala ho pa kayong legal department at mahal ho magkaroon ng legal department, meron ho tayong pool of, magpo-pool ho tayo ng resources para magkaroon ho kayo ng shared legal department. Mga tax lawyers ho talaga itong hawak natin. At kung kailangan nyo naman ho na ma-prevent ang subpoena due stecum, may mga available services or templates ho tayong binibigay o tax consultation, pwede ho nyong biling. Okay? Okay? At para ho sa mga training ng inyong mga empleyado, pwede ho kayong bumili ng mga video lectures po natin. So with that, mga taxpayer kong minamahal, panoorin yung susunod kong video tungkol ho sa mga opportunities na magkaroon kayo ng income o maka-accumulate kayo ng wealth sa pamamagitan lamang ng pag-aaral natin ng taxation. Thank you and peace and happiness be with you for life.